hindi lang na ma-maximize talaga ng mga Filipinos. Dahil nga, ang priority nila is magpadala, magpadala, magpadala. Ako, on the other hand, ang priority ko is to invest, invest, invest. Gusto ko na parang, as I work, lahat ng pinagtatrabahuan natin, may balik. Like, when we grow older, hindi tayo hingi. Ibe-bless natin yung mga bata. Diba? Parang we wanted that. We were yearning for that. Kasi parang inisip namin, if we stay in the Philippines, oo, we were earning a lot. Like, we were earning above average talaga, both of us. And we were really living a good life. Pero parang, paano sa, like, in the future, diba? Forward thinking. Ano ba yung mga pwede namin i-expect in terms of pension, in terms of yung quality of life namin, paano yung mga bata, ano ba yung opportunities nila doon. Kamusta nyo naman yung mga kapamilya nyo nasa abroad? Tanungin nyo naman sila, kamusta work nila, nakakakain pa ba sila? And yeah, pero ganun lang talaga magmahal minsan yung mga kapwa Pinoy natin sa pamilya, even at the expense of their well-being, their lifestyle, especially kung may mga pinapaaral. Hopefully, no, yung mga pinapadalhan na nasa Pilipinas, hindi yung maging overly dependent na hindi na magtrabaho. Minsan yun yung nagiging downside eh. Mm-hmm. Tapos, nagiging ano pa minsan, nagkakaroon pa ng bisyo pa at yung mga yung hard-earned money ng kapamilya mo abroad, nagiging bisyo pa. Siguro, ano pala ako, no? Step back ako. Mm-hmm. Ba't pala kayo nag-move sa Canada? I'm sure there's pros and cons, sabi mo na worth it. Pero ano ba yung pinaka-reason? Ano yung thought process mo? Especially for those who are watching na nag-iisip din in going to abroad or Canada. Ano yung naging thought process mo or at least decision point na, sige, tara, push, punta tayo sa Canada. New territory, pero lalaban tayo. A lot of our reasons is really the kids. Kung hindi para sa mga bata, hindi rin siguro kami maglalakas loob na umalis. A lot of it is really wanting to give them a platform to really grow and, you know, discover themselves and, you know, teach them resilience, teach them agility, teach them yung paano maging adaptive to new environments, to different cultures, be exposed to other things. Kasi during that time, it was the pandemic. And to be honest, Neil, yung pangalawa namin, medyo nagkaroon siya ng, ano ba? Hindi ko alam what you call it. Siguro medyo close to depression, siba? Parang medyo extrovert kasi siya. Tapos during that time, we were on a lockdown. Wala. She was stuck inside the house. She can't see friends. Parang she was getting really, she really loved school. Pero parang during that time, she didn't want to attend online school na. So parang sabi ko, tama pa ba to? Parang wala nang normalcy yung buhay ng mga bata. So we started exploring. Sabi ko, ano ba, dito pa ba tayo sa Pilipinas? Ang dami na nagbago. The work landscape has changed. Parang inisip namin, maybe habang nagbabago lahat to, maybe it's time for us to also, you know, find change. Tapos during that time, medyo dun lang kami naging exposed talaga sa parents ni Jared. Kasi nga lagi, Jared's my husband. So, dahil nga nasa bahay lang kami, we would always share a meal with his parents. Nakita namin yung benefit of them having pension from the States. Na tuloy-tuloy yung pension nila from the States, tuloy-tuloy yung pagpapadala ng States sa kanilang money. So we were really abundant during the pandemic. Sabi ko, grabe. Grabe yung financial stability ng parents niya. Grabe yung, alam mo yon, lahat na naghihirap, pero stable sila financially, never sila humingi. Sila pa yung tumutulong sa amin. Sabi ko, Jar, parang gusto ko ng ganun. Gusto ko na parang as I work, lahat ng pinagtatrabahuan natin, may balik. Like when we grow older, hindi tayo hingi. Ibe-bless natin yung mga bata. Diba? Parang we wanted that. We were
yearning for that. Kasi parang inisip namin, if we stay in the Philippines, oo, we were earning a lot. Like, we were earning above average talaga, both of us. And we were really living a good life. Pero parang, paano sa, like, in the future, di ba? Forward thinking. Ano ba yung mga pwede namin i-expect in terms of pension, in terms of yung quality of life namin, paano yung mga bata, ano ba yung opportunities nila doon, may opportunity ba sila to work and really learn the value of money while they're studying. Parang walang ganun. Pareho kasi kami ni Jarrett. We studied abroad when we were younger. Si Jarrett actually grew up in the States for 17 years. He was in the States for 17 or 18 years. Ako naman, I studied here for a year as an exchange student. And nakita ko yung growth ko. Nag-change yung mindset ko. Naging bolder ako. Naging mas matapang ako with my decisions. Naging... Mas hindi ako takot harapin yung mundo. So parang sabi ko, if yung 1 year na yon was able to make that much of an impact in my life, I want that for my kids. Even if it's just for a short period of time, even if we can't stay here long term, that's okay. Giving them that opportunity to be able to experience life abroad, study abroad, be able to learn independence, diba? Yung they will learn how to ride the bus. Wala sa atin yun eh. Diba? Learn how to be street smart. How do we deal with people? Dito, lahat natutunan nila yon. And yon, creating that wealth nga for the family as we grow older. Siguro yun talaga yon. Yeah. Kitang, ramdam na ramdam ko yung love mo sa mga anak mo, no? Na kahit hindi madali, maraming magiging changes. You're really doing it for the kids. Maganda yung sinabi mo na when the time comes, gusto mo, ikaw yung magbe-bless sa mga anak mo. Yung, kasi nangyayari, sad to say, no, when the parents grow older, especially hindi nakapag-prepare, hindi talaga nakakabigay sa anak or sila pa yung tinutulungan. Minsan, yung napapamana pa sa anak, hindi pera, kundi mga sakit eh, mga diabetes, mga ano. Diba? Sad to say. Pero maganda, maganda yung heart mo in, ano, in just blessing your children. Siguro yung question ko, no, na at least yun yung vision na, oh, sige, try tayo sa Canada, just like sa father and mother-in-law mo na meron pension sa US. Normally ba? I mean, syempre, iba-iba naman yung journey. Pagka nagkaroon ng opportunity sa Canada, maging PR or maging citizen, normally, how long yun? Para dumating sa point na, oh, sige, magkakaroon na ako ng pension. For those who are watching na, yung parang curious din, na parang gusto ko yan. Ha? Pagka nag-retire ako, hindi SSS kukuhanin ko, kundi US dollars or Canadian dollars. Actually, Neil, as you come here as a temporary resident, pag nagkaroon ka na ng SIN and pwede kang mag-work, you're actually earning that already. So you're actually nag-iimpok ka na dun para sa ano mo, sa pension mo. So hindi ka naman mag-aantay na maging PR ka eh. Right, so, right. As you land here and dapat magsipag ka lang talaga, a portion of your income actually goes to that already. Mm. Yeah, and ang dami nilang programs dito, Neil, hindi lang na ma-maximize talaga ng mga Filipinos. Dahil nga, ang priority nila is magpadala. Ako, on the other hand, ang priority ko is to invest. There's actually a lot of programs here where you can have tax-free savings account. They actually even have RRSP, RESP. Ang dami. Meron pang first home savings account where you could actually save up for your first house. And it's tax-free. Tapos, nagiging tax shield mo pa siya. So if nag-aaral ka lang talaga about finance, ang dami mong mapakikinabang, like there's a lot of benefits here. It's just a matter of really trying to research and talk to people and ask financial experts. Talaga ang dami mong mapapakinabangan dito.
Yeah, it's really basically working with what you have and really correct. Studying kung ano yung landscape na meron ka. Yung iba hindi na nagkakaroon ng due diligence in leveraging what they have or what the country has to offer.